Some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praising in the morning light, praising in the noonday bright, praising each and every night. Praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, trouble's hanging over you, when you don't know what to do. Praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday light. Praise Him in the noonday light. Praise Him every night. Praise Him. Praise Him every day. Praise Him, everybody. Praise Him when you're feeling blue. Troubles hanging over you, when you don't know what to do. Praise Him just the same. Ikaw ba'y nagtatanong tungkol sa kaligtasan? Biblia ang tanging kasagutan. Kung may Kristo ka na, huwag ka nang bumitaw. Patuloy ninyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na, tumalik. Kapag hindi mo alam ang tunay na aral, matadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay dapat sa Panginoon tayo, sapagkat ang pangako niya ay hindi magluluhan. Siya ay darating, mga kapatid. Magtatagumpay tayo pagkat kasama natin ang ating Panginoon. Maligayang oras po ng pagbati ang aking pong pinapabot sa inyo. Kumusta po kayo, mga minamahal? Kumusta po ang inyong maghapon? Kumusta po ang inyong pong pagpapagal? At kumusta po ang inyong mga karanasan, mga minamahal na mga kapatid? Nawa kayo ay nadatna na programang ito na nasa mabuting kalagayan, mga minamahal na mga kapatid. Ligtas ang kinaroroonan. And of course, meron pong masigasig o malakas na pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. Of course, magkasama ninyo inyong puglingkod, ang kapatid na Jomel Arsenal. At habang kayo ay nanonood, mga kapatid, ay nakikiusap po kami na pakishare po ng atin pong programa sa mga oras na ito upang marami po ang makikinabang, mga minamahal na mga kapatid. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal na mga kapatid, tayo muna yung muko at tayo po ay manalangin, mga minamahal. Let us pray. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa pagkakataon na muling ipinagkalob niyo sa amin upang makapag-aral ang inyong mga banal na salita. We thank you, the Lord, for your protection and for your care sa buong maghapon na kami po'y inyo pong iningatan. Salamat po sa buhay at lakas na patuloy naming ginagamit para po sa inyo pong kalawalhatian. At samantalang kami mag-aaral ang inyong mga salita, mag-share ng mga ng ebanghelyo sa inyo pong sa amin pong mga taga-subaybay. Amin pong inihiling ang patnubay ng banal na espiritu ang amin pong maranasan. At may you bless all our viewers at ang karunungan ng langit ang maranasan ng bawat isa.
pangunawaan namin ng lubos ang inyong pong mga salita. Niling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At tayo po ay makikinig muna ng isang magandang awitin bago tayo mag-proceed sa ating pong pagtalakay, mga minamahal. Kung ako ngayon ay nag-iisa at walang magkasama, nadarama ay kalungkutan. Salamat po sa awiting, narito ako. Kasi kung wala ako rito, ay di tayo makapag-live. Hindi naman. Yun po ay napakagandang awiting, mga minamahal, na kung saan ay magpapalakas ng kalooban, lalo na doon sa mga tao, mga kapatid na nanghihina, ay maalala nilang nariyan ang Panginoon na gumagabay, umaalalay, mga minamahal na mga kapatid. Nakikita naman natin, alam naman natin, mga minamahal, siguro doon sa mga nakakilala, ay sila po ay nangingili ng Sabbath pero Linggo. Yun daw Sabbath nila, mga kapatid. At ito po yung parang Biblia nila, yung Another Testament of Jesus Christ, the Book of Mormon. No? Kung nyo titingnan dito sa harap, mga minamahal, ay may nakalagay dito na ito po ay Another Testament of Jesus Christ, itong Book of Mormon. At ang sabi pa nga rito, mga minamahal na mga kapatid, ayon daw kay Joseph Smith, sabi rito,
Sabi nila, the Book of Mormon is a volume of Holy Scripture comparable to the Bible. Aba, comparable ha? And then it is a record of God's dealings with the ancient inhabitants of the Americas and contains, as does the Bible, okay, the fullness of the everlasting gospel. And then pagdating dito sa baba, mga minamahal, binanggit dito, concerning this record, the prophet Joseph Smith said, I told the brethren that the Book of Mormon was the most correct of any book on earth. Aba, matindi ano? The most correct daw na book, sabi rito, on earth and the keystone of our religion, and a man would get nearer to God by abiding by its precepts than by any other book. So mas mapapalapit ka daw sa Diyos kapag ka ito'y binabasa mo. So ito yung ginagamit nila every time na sila'y mangaral. Kapag ka man nakita kayong dalawang tao na mag-partner, naka-uniform ng polo na white, short sleeves lang, nasuot nila, and then may nakalagay dito sa left side, elder ang simula. Halimbawa, ang pangalan ay Ramon. Elder Ramon. Ayan. O mga missionary po yan ng Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints. At sila po yung mga nangangaral dyan. At dalad-dalad nila yung Bible at itong The Book of Mormon, mga minamahal na mga kapatid. So, ang ngayon po sa kanila ay Sunday yung kanila pong pamamahinga, gaya nung nakwento ko sa inyo mga minamahal na mga kapatid nung mga nakaraang sermon ko. Meron po kaming kaibigan na taga doon sa amin na nagsasabath, nag-happy sabath mga minamahal. At nung sila'y nag-happy sabath, Sunday naman, nag-comment ako, kayo po ba yung mga Seventh-day Adventist? Hindi po, mga Mormon kami. Membro kami ng The Church of Jesus Christ and the Latter-day Saints. At yung sabath namin ay Sunday. Kaya, ang ating paksa mga minamahal, pakita mo nga tinan. Yan ang paksa natin, no? Why Mormons keep Sunday as Sabbath day, mga minamahal na mga kapatid? So atin pong alamin dito po sa kanila pong ganda pala, kita pala tayo diyan, no? Ganda. Atin pong alamin ang sabi po nung isa sa kanilang ano mga kapatid, yung chairman of the Department of Ancient Scripture sa Brigham Young University, ito po yung miyembro nila. Robert J. Matthews, o chairman no ng department nila, ang sabi mga kapatid, nandiyan po yung link, sabi dito, however niya, yung Exodus 20:8 hanggang 11, 31:12 hanggang 17, Exodus 20:8-11, yan, inulit lang, sabi dito, deal with different aspect of the Sabbath and emphasize that the Lord rested on the seventh day after having created the world. So inaamin naman nila mga minamahal, na merong pag-create ng sanlibutan at after that, merong Sabbath na pinahingahan ng Diyos yung seventh day. This reconfirms the event told in Genesis chapter 2 verses 1 to 3, reminding us that the Sabbath was inaugurated in the very beginning. No doubt, the sacredness of the Sabbath day was known to the true believers from the time of Adam, although the Bible is not very clear on this point. Yan binabanggit nila mga minamahal na mga kapatid. No, ipakita mo lang atin. At least, yan. Ang sabi rin nila dyan mga minamahal, sa baba, sabi nila, ay yun anyang Sabbath, ay it reminds us or reminding us that the Sabbath was inaugurated in the very beginning. So, it starts after the creation. It started after the creation. At wala anyang kaduda-duda na ang Sabbath day ay banal, no? The sacredness of the Sabbath day was known to the true believers from the time. So alam nila na yung mga tunay na mananampalataya. So dito pa lang, makikita na natin yung napakagandang binabanggit mga minamahal na mga kapatid na inaamin nila na walang duda na yung Sabbath ay banal at ito po ay nagsimula noon sa mga tunay na mananampalataya mula kay Adan. Although anya, bagaman ang Biblia ay hindi klarong nag-point out na kanila pong ipinangilin. Pero naniwala sila mga kapatid, ha? At ang sabi rito mga minamahal, ayon din sa baba, the Old Testament commands men to rest on the Sabbath. So ang lumang tipan na niya ay nag-utos sa mga tao na magpahinga sa araw ng Sabbath. The seventh day of the week. So alam naman natin, the seventh day of the week. At yung seventh day of the week, hindi naman yan Sunday or any other day aside from Saturday. And because Saturday is the seventh day of the week. Then, ang sabi dito,
So why do Mormons then follow the practice of most Christians by resting and worshiping on Sunday? So ito po yung ating bibigyan ng kasagutan, mga minamahal na mga kapatid. So ang tanong dito, kung ang Lumang Tipan from Genesis to Malachi ay may pag-uutos na magpahinga ang mga tao sa araw ng Sabbath, yung ikapitong araw, pero bakit anya yung mga Mormons ay sinusunod yung practice ng mas maraming Kristiyano na magpahinga at sumamba sa araw ng Linggo? Ayan ang nakagandang tanong, mga minamahal na mga kapatid. Oo nga naman, bakit sa daming mga nagaangking Kristiyano daw ay mostly ang practice nila ng keeping ng araw ay hindi seventh day, kundi first day, not Saturday, kundi Sunday yung practice ng mga karamihang Kristiyano daw, mga minamahal. So, ang tanong, bakit yung mga Mormons ganun? Ang sagot nila, mga kapatid, ito. Ayan, ang sagot dyan, ang sinasabi ganyan, oh. Latter-day Saints do not base their worship practices on an analysis of early Christian history. So, hindi anya nakabasi sa early Christian history or on the comments of scholars in biblical commentaries. Though these sources can confirm church teachings, rather, the saints follow the guidance of a living prophet. O, nakita ninyo? Saan sila sumusunod? Doon sa living prophet nila. However, it seems clear that the Latter-day Saint practice of observing the day of rest and worship on Sunday, like most of the Christian world, is consistent with the earliest Christian practice of which we have record. So nakita ninyo, mga minamahal na mga kapatid, sa kanilang kasagutan, yun anyang mga Latter-day Saints members ay hindi nakabase ang kanilang practices, no, yung kanilang ginagawang mga pagsamba sa early Christian history or di kaya sa mga commentary ng mga scholars sa biblical commentaries. At ang sabi dito, these sources can affirm church teachings, no? At ang sabi nila, yun anyang mga miyembro nila ay ang sinusunod yung guidance of living prophet. Okay? Living prophet. So, their first living prophet the time was Joseph Smith, mga kapatid. So, ang nagturo, ang sinusunod nila, tao na propeta daw, nang sinasabi nila, mga kapatid, na sinusunod nila at hindi yung early Christian history, mga kapatid. Okay? At ang sabi pa rito, ay pinapractice nila at ino-observe yung araw ng pagpapahinga at pagsamba ay Sunday, na kung saan ginagawa ng mas nakararaming Kristiyano, mga minamahal na mga kapatid. Ang tanong natin, ibig ba sabihin pag marami ay tama na? Nasa tama na yung kanilang paninindigan pag marami? Alam nyo ba, sa Biblia, mga minamahal, meron 200 na dinadaanan ang tao. Mateo 7:13-14. Meron 200 na dinadaanan ang tao. Doon sa maliit o masikip ang daan na tinan, kukunti ang dumadaan doon. Yun ay patungo sa buhay na walang hanggan. Doon sa kaliwa o doon sa malawak ang daan, malawak at walang bawal, ay maraming nagsisidaan doon at ang tungo hindi buhay na walang hanggan, kundi kapahamakan, mga minamahal. Kapahamakan. So therefore, hindi basis dahil marami ang nangingilin ng Linggo, ay dapat yun ang susundin, mga minamahal na mga kapatid. So ang sabi nila, their practice of worship ng Sunday ay hindi nakabase sa early Christian history, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, ang sabi nila, ito rin rason nila kung bakit daw hindi. Ayan o. Jerusalem is home to 3 major religions. Yan, sabi niya. Andyan yung una, Judaism, yung Christianity, and Islam. None of the 3 shares the same day of worship. Ayan, wala daw dito sa tatlong malaking grupo na ito ang kapareho ang araw na pagsamba at pangilin. Ang sabi nila, Islam recognizes Friday as a holiday. Judaism celebrates the Sabbath on Saturday. And while Christianity generally adheres to a Sunday day of worship, mga minamahal, these differences pose significant challenges in the lives of the saints living in the Holy Land. And David Galbraith posed questions regarding this matter to President Lee during the prophet's visit to Jerusalem in September 1972.
At nandyan po yung link sa taas, mga minamahal. So, sabi nila riyan, wala naman daw kasing ito, mayroon daw tatlong major religion sa Jerusalem. Andyan yung Judaism, Christianity, and Islam. And none of these three shares the same day. Ay, hindi ako naniniwala roon. Bakit? Kasi may mga Christian na Saturday ang keeping. At isa na dyan ang mga Seventh-day Adventist. Yun ang kagandahan doon. So wala daw. Of course, kasi yung mga Christianity ay bakit hindi Sunday, hindi Saturday, bakit Sunday yung kanilang ginagawa? Hindi bagay yung unang pinili ng Diyos na bayan ay ang Israel at nag-utos ng Sabbath. Hindi naman ang Israel ang nag-utos, kundi ang Diyos, mga minamahal. Therefore, dapat ang sinusunod, yung nasa Biblia, bagaman sinusunod din ng mga Israelita. Ang problema, sasabihin nila mga kapatid, ay sabi nila rito, ang Christianity niya ay nag-adheres na Sunday ang day of worship, mga minamahal na mga kapatid. Ang malaking problema nito ay hindi nila maiwasan ngayon na mag-happy Sabbath. Eh, ang Sunday, hindi man tinawag yan na Sabbath sa Biblia. Okay? Hindi tinawag yan. Ito pa. Ito pa sa isang link nila, mga kapatid. Why do we observe Sabbath at the Sabbath on Sunday when the biblical Sabbath seems to have been on the seventh day? O, inamin naman nila. Parang yung sa Katoliko, mga minamahal, mga kapatid. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred the solemnity, o di ba, from Saturday to Sunday. Parang ganun. E dito sa kanila, bakit anya Sabbath, Sunday ang Sabbath nila, na kung saan ay ang biblical Sabbath naman ay ikapitong araw, sila din. E ito sagot pa nila, o. Ayan. In New Testament times, the Sabbath day was called the Lord's Day. Aba, Revelation 1:10. And was observed on the first day of the week, Acts 20:7, honoring the resurrection of Jesus Christ from the temp, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi rito, mga minamahal, ang sagot nila sa New Testament, sa panahon na niya ng Bagong Tipan, ang Sabbath day niya ay tinawag na Lord's Day. Wala akong nabasa sa Bagong Tipan na yung Sabbath day ay tinawag na Lord's Day. At yun ang niya, mga minamahal na mga kapatid, ay first day of the week. Mga minamahal, first day of the week. So kung first day of the week, ginamit nila Acts 27, ay pag-honor niya sa resurrection ni Jesus Christ mula sa libingan, mga minamahal. Kung atin naman itong suriin, itong talata ng Revelation 1:10, ang sabi doon, I was in the Spirit on the Lord's Day. Wala naman sinabi doon si Juan sa Revelation 1:10 na Sabbath day ay Lord's Day. Walang sinabi roon. At wala rin sinabi dyan, mga minamahal na mga kapatid, na yung Acts 20:7 ay utos na yung first day ay gawing Sabbath day. Wala rin. Kaya nga, kung ating titingnan ang sabi nila kanina, inamin nila na yun anyang pangingilin nila ng Linggo ay hindi based sa Christian history, kundi based sa guideline ng kanilang living prophet, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, sabi nila, in the present dispensation, the Lord called the day of worship my holy day. Aba, sa present dispensation, anyang mga minamahal, yun anyang day of worship, yung araw ng pagsamba, ay tinawag niya ng Panginoon na my holy day. In a revelation given to the prophet Joseph Smith on Sunday, August 7, 1831. Aba, kakaiba mga minamahal, ha? Kakaiba? Bakit kakaiba? Sapagkat sa kanilang paniniwala, yun ang day of worship na tinawag na may holiday ay yun yung Sunday, mga kapatid. Ayon sa kanilang Doctrines and Covenants 59 verses 9 to 10. At ang sabi pa dyan, since Jesus is Jehovah, the Creator and the God of Israel, these different aspects of the Sabbath all bear witness of the same Lord Jesus Christ, but emphasize different features of His ministry, mga minamahal. Wala akong alam sa Biblia o even dito sa The Book of Mormon, no, meron sa dito, The Book of Mormon, na yung Sunday ay tinawag na my holiday. Meron akong alam sa Biblia mamaya, meron akong alam sa Biblia na yung my holiday, hindi Sunday, mga kapatid. Mamaya, you will be surprised
kung Sunday ba ang nakalagay o first day of the week, ha, mga minamahal. No? Sabi nito mga kapatid, o ito pa, sabi nila, early Christians choose a new Sabbath day partly to separate themselves from their Jewish roots and to make clear that the Christian covenant of grace was a new covenant or testament from the Mosaic law, mga minamahal. So nakita din yung mga minamahal, ang sabi nila, yun anya mga early Christians ay pumili ng bagong Sabbath para anya ma-separate, mahiwalay sa kanilang sarili mula sa ugat ng mga Hudyo. And to make clear that the Christian covenant of grace was a new covenant, mga kapatid. Kung new covenant, mga minamahal na mga kapatid, yung bang covenant of Sabbath na maging Sunday? Hindi naman. Sapagkat ang alam natin, new covenant of grace, mga kapatid, yun yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo na nag-save sa atin without involved, mga kapatid, sa yung ating gawa. Kaya mali, mga kapatid, hindi si Jesus o ang Panginoong Diyos ang pumili ng Sabbath. At wala rin ako nabasa sa Biblia na mayroong new Sabbath, mga kapatid. Walang old Sabbath, walang new Sabbath. Kaya yung sinabi nila na ang Kristiyano ay pumili ng new Sabbath day para mag-separate, ibig sabihin lang, hindi nga Diyos ang nag-appoint ng new Sabbath day. Hindi ang Diyos ang nagbanggit ng new Sabbath day. Hindi rin ang Panginoong Jesucristo. At ang mga apostol, wala akong nabanggit doon na new Sabbath. Wala akong nabasa doon na binanggit nila mga minamahal. At ang sabi nila, para daw sila ma-separate, mga kapatid. Aba, mali na naman. Bakit? Kasi kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, dati apart nga tayo kay Kristo, pinag-isa nga tayo sa mga Hudyo, mga minamahal. No? Hindi yung pinaghiwalay. O, pakinggan ninyo ha. Ephesians chapter 2, verses 12 to 14. Ito mas babasa natin. Oh. At the time you were apart from Christ, you were foreigners and did not belong to God's chosen people. Kita ninyo? Nung tayo pa niya'y malaya o malayo sa ating Panginoong Jesucristo, tayo'y mga dayuhan at we are not belong to God's chosen people, mga minamahal na mga kapatid. And you had no part in the covenants, wala tayong bahagi, which were based on God's promises to His people. And you live in this world without hope and without God. Ngayon, dahil tayo nabuhay na ito, nabuhay sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos, ang sabi rito sa 13, ang riyan, kung inyo nababasa, but now, in union with Christ Jesus, you who used to be far away have been brought near by the blood of Jesus, nailapit sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi sa 14, for Christ Himself has brought us peace by making Jews and Gentiles one people, mga minamahal na mga kapatid. Hindi pala pinaghiwalay, kundi one people. With His own body, He broke down the wall that separated them and kept them enemies, mga kapatid. Diba nakita ninyo mga minamahal na mga kapatid? Yun ang niyang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang nagbili sa atin para yung mga Hudyo at mga Hintil ay maging isang bayan, mga minamahal. At ang sabi nito, dahil sa sariling dugo ni Kristo at kanyang katawan, sinira niya yung pader na naghiwalay sa mga Hintil at mga Hudyo. Sinira nga eh, at pinag-isa. Sa mga Mormon, ang sabi nila, para daw humiwalay. Mali. Dito pinag-isa, mga kapatid. Kaya nga, nung si Apostol Pedro ay nakakita ng vision, ng pangitain na namali na naman nila ng mga ibang Kristiyano ng pag-interpret na sinabi nila ay pwede nang kainin ng karumal-dumal. Yun ay pinakikita nga ni Apostol Pablo. Siguro basahin natin ha, yung mismong tinatawag natin mga minamahal na kahulugan. Jes 28 ng gawa, pakinggan ninyo. Dati merong merong tinatawag nating paghihiwalay o ng gap yung pong mga Hudyo at hindi Hudyo. Dahil ang turing ng mga Hudyo sa hindi Hudyo, mga marumi, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi rito, sinabi niya sa kanila, ni Pedro, Apostol Pedro, nalalaman ninyo na hindi pinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. So, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal, mga minamahal na mga kapatid.
So nakita na niyo, pinapaalala ni Apostol Pedro na hindi pinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit. O nakita ninyo, wala talaga silang time na lumapit o makisama. Subalit ipinakita ng Diyos sa kanya na ang sinumang tao'y huwag tawaging marumi o karumal-dumal, mga minamahal na mga kapatid. Nakita ninyo, sabi ng mga Mormon sa kanilang libro, para dumahiwalay, kaya to separate, no, from the Jewish roots. Iyan sabi ng Biblia, pinag-isa yung mga Hudyo at mga Hintil, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, Roma Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 18, it says, sabi riyan, some of the branches of the cultivated olive tree have been broken off, mga minamahal, and branch of a wild olive tree has been joined to it. You Gentiles are like that wild olive tree, and now you share the strong spiritual life of the Jews, mga minamahal. And then, so then, you must not despise those who were broken off like branches. How can you be proud? You are just a branch. You don't support the roots. The roots supports you, mga minamahal. Nakita ninyo? Sabi diyan, mga minamahal na mga kapatid, ay tayo'y mga ulibong ligaw, mga sanga, na idinugtong, mga minamahal na mga kapatid. Saan ba tayo idinugtong? Doon sa mga Hudyo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, yung aral, hindi yan ipinagkatiwala kanino man. Kanino yan ipinagkatiwala? Roma Kapitulo 3, 1 hanggang 2, ang sabi ron ay, ano nga kalamangan natin sa mga Hudyo? Marami, unang-unay sa kanila, ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos, mga kapatid. So nakikita natin, mga minamahal, kanino ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos? Sa mga Hudyo. Idinugtong tayo, mga kapatid, pinag-isa. Yung pader na namagitan, giniba ng ating Panginoong Jesucristo upang maging isang bayan, mga minamahal na mga kapatid, ang Hudyo at ang mga Hintil, mga minamahal na mga kapatid. So hindi pala dapat separated, dapat iisa tayo. Kaya nga, yung church, sabi ni Kristo, merong yung head si Kristo, one Savior, di ba? One faith, one baptism. Tapos dapat yung church, isang church, one body. Meron ba namang isang ulo, maraming body? Kakaiba yun, no? Mga minamahal, isang ulo, maraming body. Kakaiba. Hindi yun totoo yung ibang body. Mayroong isang body dyan. Yun dapat magkaisa, mga minamahal. Ang problema, gumagawa ng sariling aral eh. Ang Sunday, ginawang Sabbath, ginawang New Sabbath, hindi daw dapat sundin yun. Yung nasa Biblia, dahil dapat sundin yung sinasabi ng propeta. Ang problema, yung propeta, peke. Yung propeta, mga minamahal na mga kapatid, hindi tunay. Bakit? Bakit natin nasabing hindi tunay yung propeta nila? Sapagkat kapag nilalabag ang utos ng Diyos, nagtuturo na hindi na dapat sundin ang Biblia, nagsasabing mas tama ang Book of Mormon kaysa Biblia, pekeng propeta. Eh anong sabi ni Joseph Smith sa kanilang introduction sa Book of Mormon? The Book of Mormon was the most correct book on any other book on earth. Kita niyo, mga minamahal? Ibig sabihin, mas correct pa kaysa Biblia. Pero if you examine the Book of Mormon, mga minamahal na mga kapatid, ang daming mga talata na kopya mula sa banal na Biblia, mga minamahal. Ha? Marami. Halimbawa, ang sumampalataya at mabautismon ay hindi maliligtas at parurusahan. No, o ang sumampalataya at mabautismon ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya parurusahan. Aba, nakita ko na sa Book of Mormon. Yung Ten Commandments sa Book of Mormon, kailan ba ito nasulat? 1800s lang. Ang Biblia, natapos na yung first century, tapos na may sulat yung ano eh. Yung Revelation, mga minamahal na mga kapatid. O kita ninyo. Yan, mga minamahal na mga kapatid. Ang laking kaibahan. Pag hindi tunay ang propeta, hindi rin tunay ang aral, mga minamahal. No? Hindi rin tunay ang aral, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, atin pong i-examine yung pong mga book ng nasa Mormon kung wala bang pagtuturo ng Sabbath. Okay? Na ikapitong araw. Mayroon, mga minamahal na mga kapatid. Even the Ten Commandments, basahin natin mamaya yung Ten Commandments, nandyan, pati yung Seventh Day Sabbath, nandyan. Pero yung First Day Sabbath, wala. Wala sa Book of Mormon. No? Dito, mga minamahal, papakita natin. Dito sa Book of Mormon nila, nandito yung Ten Commandments kinopya nila. Seventh Day Sabbath. Pero yung First Day Sabbath na sinusunod nila, wala rito, mga kapatid. Wala rito. Ngayon, ang sabi nila, ang sinusunod, yung sinasabi ng propeta. Ang problema, bakit nagsulat pa at nagkaroon pa nito
kung hindi pala susundin, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Ito, simulan natin. Mula sa aklat ni Musaya, Kapitulo 18, versikulo 23. Sabi riyan, oh, "And he commanded them that they should observe the Sabbath day and keep it holy, and also every day they should give thanks to the Lord their God," mga minamahal. So nakita ninyo, mga minamahal na mga kapatid, nakita ninyo na mayroong pag-utos na ipangilin yung araw ng Sabbath at ingat ang banal, mga minamahal na mga kapatid. And every day, magpasalamat sa Diyos, Panginoong Diyos, mga kapatid. Dito mayroong pinapa-observe na Sabbath at keep it holy. Alam nyo ba yung remember the Sabbath day at keep it holy? Nasa ano yan eh, Exodus 20 verse 8, mga minamahal, kinupya mga kapatid, kinupya. Eh, ano ba tawag dyan, no? Mangungupya, mga minamahal. Ito, Jeremiah 1:5. Ito, Jeremiah 1:5, mga kapatid. "And now," sabi riyan, "behold, 200 years had passed away, and the people of Nephi had walked strong in the land. They observed to keep the law of Moses, and the Sabbath day holy unto the Lord, and they profaned not, neither did they blaspheme. And the laws of the land were exceedingly strict," mga minamahal, mga kapatid. Kita ninyo, nasa Book of Mormon nila yan. Hindi nila alam. Noong kami nga, yung mayroong bago tayong bautismo, diba, tinan, pinuntahan natin sa Upper Bicutan, yung tatlong Mormon nandun. Aba, hindi alam kung may salitang Sabbath dito sa Book of Mormon, mga kapatid. Idala-dala natin ito. Sabi ko, hindi nyo alam? Ay, di ako na lang magbuklat. O, ito, nakalagay. Mga minamahal na mga kapatid. Hindi alam, mga minamahal, na mayroon palang Sabbath at yung Sabbath na yung seventh day. Inuulit yung Sabbath na yun, mga kapatid. Holy unto the Lord. Wala namang binabanggit dyan na first day Sabbath. Wala eh. Wala rin binabanggit sa Book of Mormon na yung Lord's Day ay first day of the week. Wala, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi sa kanilang pinanindigan din na kanilang doctrines and covenants, ang sabi riyan, oh, mga kapatid, "And the inhabitants of Zion shall also observe the Sabbath day to keep it holy." Aba, talagang pinag-uutos, mga kapatid. Mga kapatid, na i-observe talaga yung Sabbath day and keep it holy, mga minamahal na mga kapatid. Nakita ninyo, pero, aba, pag nangaral, hindi binanggit yung Sabado, hindi binanggit yung ikapitong araw, ang binabanggit first day of the week. Ang binabanggit Lord's Day na new Sabbath daw. Wala naman tayo nabasang ganun. Wala sa Book of Mormon, wala din sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, proceed tayo dito sa Ten Commandments nila. Ayan o, sa Ten Commandments nila, mga kapatid, sa Mosiah chapter 12, verses 35 to 36, sabi riyan, "Thou shalt have no other God before me." 36, "Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything in heaven above, or things which are in the earth beneath," mga kapatid. Ang sabi diyan, and ang sabi riyan, "And now you remember that I said unto you, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of things which are in heaven above, or which are in the earth beneath, or which are in the water under the earth." Mosiah 13:12-13. Verse 13, "And again, thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon the children unto the third and fourth generations of them that hate me." So nakita niyo, mga minamahal na mga kapatid, itong mga talatang ito, kinopya ito from the Book of Exodus, sapagkat nasulat ito sa Book of Exodus, mga kapatid, chapter 20 verses 3, yes, correct, 3 to 5, mga minamahal na mga kapatid. Okay? 3 to 5 o hanggang 6 pa nga na ipinakikita ron, huwag ka magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ikinukya nang dyan din. Tapos sasabihin, comparable to the Bible. How come? Di yung Book of Mormon at yung Bible comparable? And then pagdating sa baba, the most correct book, yung the Book of Mormon? Really? Oh, kita nyo, mga minamahal na mga kapatid. Malaki ang kaibahan. Bakit? Kasi yung Book of Mormon, pinagkopya lang nila yung nasa Biblia at nilipat. Ba't nakalagay sa harap, mga kapatid, yan o?
another testament of Jesus Christ. If this is another testament of Jesus Christ, then dapat hindi nila kinopya yung mga nasa lumang tipan at nasa bagong tipan ng mga talata, mga kapatid. Malaking problema ng kopya. Hindi lamang yan. Marami pa mga verses, mga kapatid. If I have enough time, sa mga susunod, pwede kong i-share sa inyo yung mga verses na kinopya nila mula sa Book of Mormon, mula sa Biblia, kinapi sa Book of Mormon, mga kapatid. Ngayon, tuloy tayo, mga minamahal. Sabi riyan, verse 14, and showing mercy unto thousands of them that love me and kept my commandments. Verse 6 ito ng 20 ng Exodus, mga kapatid. And then, verse 15, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain, mga kapatid. So nakita ninyo, nasa ito eh? Verse 7, mga kapatid, ng Exodus 20. At pagdating dito sa verse 16 hanggang 19 ng Mosiah 13, ay nandito rin po yan sa Biblia ng 20 verse 8 hanggang 11 ng Exodus na kinopya nila, mga kapatid. 70 Sabbath ito. Ba't hindi nila sinusunod? Yan, nakalagay, Remember the Sabbath day to keep it holy. Pari-pariho, mga kapatid. King James Version ang style, atidan. At sabi riyan, 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day, the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days, kita nyo, for in 6 days the Lord made heaven and earth, and the sea, and all that in them is. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, mga kapatid. Nakita ninyo ang napakagandang pagkakopya, mga kapatid. Kinopya na, hindi pa sinunod. Ano sabi riyan? Yung seventh day Sabbath ay banal. Sabbath of the Lord thy God. At ang sabi pa rito, mga kapatid, sabi pa rito, ay blessed ng Panginoon, sinanctify ng Panginoon, mga kapatid. O di ba? Yung seventh day Sabbath. Wala ko nabasa, sinanctify ng Diyos. Blessed ng Diyos, yung first day of the week, yung Sunday, wala. Mga kapatid, ang sabi rito, seventh day Sabbath ay Sabbath of the Lord. Wala ko nabasa sa Biblia o dito sa Book of Mormon na yung first day of the week, Sabbath of the Lord yun, wala. Seventh day, mga minamahal na mga kapatid. Seventh day. Wala sanang dapat baguhin nung kinupya. Dapat sinunod sana, mga kapatid. No? Yung iba nga, nangupya na lang, mali pa. Mga minamahal na mga kapatid. No? Mali pa, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa. Mosiah 13:20-25. O diba? Verse 20. Honor thy father and mother, and thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Mga kapatid, nakita ninyo? Then, thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Nasa 10 utos, mga kapatid. Thou shalt not commit thy neighbor's house. Thou shalt not commit thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor his anything that is in thy neighbor's, mga kapatid. No? So nakita ninyo, kinopya. Kinopya, mga kapatid. Kinopya na, mali-mali pa, mga kapatid ko. Alam nyo, ang Diyos ang nag-utos nitong ikapitong araw ng Sabbath. Challenge natin sa mga viewers natin na mga hindi Sabbath keeper. Saan sa Biblia o sa Book of Mormon, doon sa mga Mormon friends natin, may mga friends tayo dyan sa Facebook eh. Challenge natin sa inyo, saan sa Biblia inutos ng Diyos na ipangilin ingatang banal dahil binasbasan niya, pinagpala niya yung unang araw? Saan sa Biblia yon? Saan sa Biblia? Please answer us honestly, mga kapatid, no? Sapagkat inamin ang kanilang Doctrines and Covenants, chapter 59 verse 9, na yung Sabbath ay inutos na ingatang banal. Pakinggan ninyo ha. Ito nakasulat. And in the last days, ha? Napansin ninyo? In the last days, ibig sabihin,
hanggang sa mga huling panahon. Ha, the Lord has explained that another purpose of the Sabbath is that thou mayest more fully keep thyself unspotted from the world by keeping it holy in the way He has commanded us, mga kapatid. So nakita ninyo mga minamahal, ang sa mga huling araw daw, ayon sa kanilang Doctrines and Covenants, ang Panginoong Diyos ay nagpaliwanag na itong layunin ng Sabbath ay ingatan talagang mahigpit na hindi magkaroon ng yung dungis mula sa sanlibutan sa pamamagitan ng pag-iingat nitong banal dahil sa paraan ng kanyang pag-utos sa atin, mga kapatid. Kailan ba ito inutos, mga kapatid? Kinote na naman nila ito sa Deuteronomy 5:12. Pero ang sabi dito, in these last days, kung nasa last days, dapat ang Sabbath nila, ikapitong araw, hindi first day. Malaking problema, mga kapatid. Kontra sila sa kanilang Doctrines and Covenants 59 verse 9. Dapat, dahil kinontra nila ito, dapat ito'y tinanggal nila. Dapat ito'y ni-remove nila. Bakit? Kasi malaking problema ito, mga kapatid. Okay? Ano po dito? Dito po nila yung kinuha. Deuteronomy 5:12. Sabi diyan, observe the Sabbath and keep it holy as I, the Lord your God, have commanded you. Sino nag-utos? Ang Diyos. Ano ang kanyang inutos na i-observe para ingat ang banal? Ang Sabbath, mga kapatid. Hindi Sunday, hindi first day, mga minamahal, mga kapatid. No? Ngayon, nagkaroon tuloy ng confusion, contradiction, inconsistency yung kanilang aral. Bakit? Ito na naman, sabi nila rito. Ayan, in New Testament times, the Sabbath day was called the Lord's Day. Napansin ninyo, mga kapatid? Tinawag daw Lord's Day and was observed on the first day of the week, honoring the resurrection of Jesus Christ from the tomb, mga kapatid. So, malaking problema. Ito pa. Ayan, Not only does this manifest a practical view of the Sabbath, it is also illustrates its multiple nature. O, kita ninyo, kanina, binanggit dito mga minamahal na yung New Testament times, ang Sabbath niya ay Lord's Day at yun yung first day na inobserve. Pagdating dito mga kapatid sa next slide, not only this manifests a practical view of the Sabbath, it also illustrates its multiple nature. Ano yun? Number one, sabi nila, the Sabbath is for man's benefit. Walang nakalagay dito na ang first day o yung Sunday, for man's benefit, Sabbath. Number two, it is a day of rest. Number three, it is a day of worship, mga minamahal. And number four, Jesus is the maker of the Sabbath and is the Lord thereof in any age of the world. Nakita ninyo, sino ba yung maker of the Sabbath, mga minamahal? So kung nyo nasusundan dyan, sabi dyan, Jesus is the maker of the Sabbath. He is the Lord of the Sabbath, ang sabi pa rin. Saan ba nababasa yan? Chapter 2, verse 27 hanggang 28 ng Mark. Ang nakalagay doon, the Sabbath was made for man, for the benefit of man, and not man for the Sabbath. Therefore, even the Son of Man is Lord also of the Sabbath, mga kapatid. Kinote na naman, pero tinututulan. Sabi nila, araw ng pagsamba ito, para sa tao, alright, ang sabi riyan, ang Panginoong Jesus ang gumawa, mga kapatid, at ang Panginoong Jesus ang Panginoon. Ayan, yung mga tanong dyan ay i-capture mo na lang. So nakita niyo mga kapatid, inconsistent at kontra-kontra yung aral nitong mga kaibigan natin, mga Mormon, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, sabi nila rito sa baba, pakinggan ninyo, kumakontra sa kanila . Sabbath observance entails more than simply staying at home. It also involved public worship. It was and is a day for the believers to meet together for worship and for instruction. O pakinggan ninyo ha, sabi pa rito, the New Testament informs us, okay? The New Testament informs us that Jesus, as His custom was, frequently went to the synagogue on the Sabbath day. At hindi ito Sunday, mga minamahal na mga kapatid, no? Hindi ito Sunday. Yung Sabbath na kung saan pumunta ang Panginoong Hesukristo sa sinagoga, hindi Sunday yan.
I-ano nga rin yan kung hindi Sunday? Ah, ito po ang sagot. Luke 4:16, the Living Bible. Sabi rin yan, mga kapatid. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures, mga minamahal na mga kapatid. No? Ang sabi niyan, mga minamahal na mga kapatid, noong ang ating Panginoong Jesucristo lumaki doon sa village of Nazareth, his boyhood home, saan siya pumunta? Sinaguga. Anong araw? Saturday. No? Yung pong mga tanong diyan, i-capture na lang po. No? Huwag na ninyong patulan kung may ano. No? So nakita niyo mga minamahal na mga kapatid, Saturday, hindi pala first day, hindi Sunday mga minamahal, nagpunta. Iyang sabi na rito, nag-inform daw ang Panginoong Jesucristo sa bagong tipan na siya pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabbath. Yung Sabbath na yon, Sabbath day, of course, hindi yon Sunday. Bakit? Kasi ang salitang Sunday o first day, kailanman hindi tinawag yan ang Sabbath. Yung mga matinong translator, hindi yan itatranslate na ganun. Pag may nagtranslate ng ganun, bias. At para yan doon sa mga tao, mga minamahal na mga kapatid, na magmamali ng Biblia. No? At nakita natin ang Panginoong Jesucristo Sabado, mga minamahal. Kaya nga, sabi nila rito, sa may bandang dulo, malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Which day is the Sabbath? Sabi nila. Which day is the Sabbath? The Sabbath has an eternal significance. Okay? Eternal significance niya. The Old Testament declares the Sabbath is to be observed as perpetual covenant, which does not necessarily mean that it should be forever on the same day, but rather that the Sabbath is a covenant for eternity that is of eternal significance, mga kapatid, and is needed by mortals in every generation for the frequent spiritual rejuvenation. The context of the passage seems to make that point clear. Nakita ninyo, pang eternity pala ito, mga minamahal na mga kapatid eh. So dapat kasama sila, hindi pala Sunday. Ito eh, nasa Sabado ito, ikapitong araw ito, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi pa rito, it is evident from the Bible that the sacred day was the seventh day of the week during the Old Testament times. Kita niyo, yun palang sacred day o holy day, yun yung seventh day mga kapatid. At ang sabi riyan, during Old Testament now. Pero whereas in the New Testament, it was observed on the first day of the week by the church after the resurrection of Jesus Christ from the grave. Was it really mga kapatid, first day ang inutos, ang iningatang banal? Wala akong nabasa na iningatang banal ang Linggo ng mga apostol. Walang ganon. Nagkatipon sila, hindi yung tipo na banal na araw, mga kapatid. Sabado ng gabi yun, yung Acts 20 verse 12 at verse 7, na farewell ni Pablo, na kung saan ay nagsalita siya hanggang hating gabi at nag-umaga kasi alis siya kinaumagahan. Sabado ng gabi yun. Hindi yun nangingilin. Hindi yun banal, mga kapatid. Yung 1 Corinthians na binabanggit na na para daw sa tinatawag na ano, kapalit ng Sabado, hindi rin. Sabagat ang context ay ambagan ng mga banal sa Jerusalem. Mali na naman, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, totoo ba na nag-worship o nangilin yung mga apostol ng Sunday? Hindi nangilin. Hindi nangilin. Mana pa, nasa Acts chapter 13 verses 42 to 44, mga apostol at mga Hudyo ito eh. O pakinggan ninyo ha. Sabi riyan, as Paul and Barnabas were leaving the meeting, the people begged them to say more about the same things on the next Sabbath. O Sabbath yan, hindi Sunday yan mga kapatid. After the service, many Jews and a lot of Gentiles who worship God went with them. Paul and Barnabas begged them all to remain faithful to God who had been so kind to them. The next Sabbath, almost everyone in town came to hear the message about the Lord, mga kapatid. See, nakita ninyo? Mga Hudyo yan at maraming hintil na sumamba sa Diyos. That was Sabbath day, mga kapatid. Magkakasama silang sumamba sa Diyos. At they talk, no, to Paul and Barnabas and nakiusap sila na bumalik sa susunod na Sabado. Hindi sinabi rin, bumalik sa susunod na Linggo. Walang ganun, mga kapatid ko. Kaya nga, inamin na talaga nila mismo. Dito po sa kanilang sinasabi, pakinggan ninyo, sabi rin, no? Traditionally, ayan, sabi nila, traditionally, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
has recognized Sunday as the day of worship according to the pattern given in the Doctrine and Covenants section 59. Anong sabi? Sinusunod na niya ng mga Latter-day Saints ang at pinakinilala yung Linggo bilang day of worship traditionally, hindi biblically, tradisyon. At yung kanila pong pattern na sinusunod, Doctrines and Covenants, hindi kilalang libro, libro lang na ordinary, hindi Biblia, mga kapatid. Ang nasa Biblia, dapat biblically, ang nakalagay, traditionally, inamin nila, hindi biblical yung aral, hindi biblical yung Sunday na day of worship. Bakit? Sapagkat ang day of worship, mga minamahal na mga kapatid, ito, Isaiah 58:13, ang liwanag niya, no? Yan, no? If you stop trampling on the day of worship, Sabbath yan, sa ibang salin, and doing as you please on my holy day, if you call the day of worship a delight and the Lord's holy day honorable, if you honor it by not going your own way, but by not going out when you want, and by not talking idly, mga minamahal, mga kapatid. So nakita natin, mga minamahal, yung day of worship dito, ikapitong araw, Sabado ito, at tinawag ito ng Diyos na may holy day. Tinawag rin ito, mga kapatid, na Lord's holy day. Tinawag rin ito, mga kapatid, na delight, mga kapatid. Kung nakita ninyo, laki ng kaibahan. Ito, biblically, sa kanila, traditionally, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kontra-kontra sila eh. Kasi yung last nilang presidente o yung first president nila on the special issue, the Sabbath, first presidency message, the Sabbath a delight by President Spencer Kimball. Ang sabi pa nga niya sa dulo, we're very pleased with the way our people observe the Sabbath day to keep it holy. Mga minamahal na mga kapatid. So nakita ninyo, kontra-kontra sila. Natutuwa daw itong presidente nila na makita itong mga tao na ipinangingilin ang Sabbath at iningatang banal, mga minamahal na mga kapatid. Kaya napakalaking problema. Yung Sabbath na sinusunod nila, hindi ikapitong araw na nasa Biblia. Ang sinusunod, traditionally, hindi biblical. Tradisyon. At isa pa mga kapatid, sabi riyan, ayon lang sa Doctrines and Covenants, kahit sa kanilang Book of Mormons, wala mga kapatid na kasulat na Sunday as the day of worship. Wala. Pero, yung Sabat na ikapitong araw, meron nakasulat. Kinopya nga lang. Saan galing? Sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Tapos sasabihin, another testament of Jesus Christ? Really? Another testament of Jesus Christ? Tapos, nung mag-sharing kami, ang sabi nila, kasi nakasulat sa Juan 21 na kung na meron pang ibang mga ginawa ang ating Panginoong Jesucristo na hindi na isulat. Tama. At ito daw yun ang sabi nila. Ay mali. Bakit? Kanina tama pero mali. Ano? Tama, meron mga hindi na isulat. Pero ito daw yun sabi nila. Mali. Bakit mali? Kasi una, tama yun na mayroong hindi na isulat. Bakit? Kasi kung susulatin ang sabi ni Juan, hindi kakasya sa sanlibutan kung isusulat. Eh, paano nagkasya dito sa maliit na libro? Okay? Paano nagkasya? Ay, hindi. Mali. Nangupya pa nga eh. Pinangupya yung nasa New Testament, nasa Old Testament. Kinupya, nilagay rito mga kapatid ko. No? Kaya, mag-ingat po tayo. Bakit? Maraming nagsasabat. Mali. O, di ba? Mayroon din nagsasabi ngayon, yung Green Sabbath sa Laudato Si ng Santo Papa, mga kapatid. Yung Green Sabbath nila, ingat tayo mga kapatid. Bakit? Kasi malaking problema yan. May mga pumapasok din ng mga evangelical na aral ngayon. Ingatan din natin yan. Dahil pwede na sa kanila yung nasa mall ka kahit Sabado. Pwede na sa kanila na wala ng 10 utos. Ingatan ninyo yung mga kapatid, ha? Yung mga pinapanood ninyo, ingatan ninyo yan. Baka hindi na biblical yan. Baka against the will of God na yan. Against the laws of our Lord, mga kapatid ko. Ingat po tayo dyan, no? Kaya dyan po ang ating makikita, mga minamahal, kung gaano kaganda yung aral ng Biblia. Dahil sa sobrang ganda, kinopya, mga kapatid. Kinopya nila, nung kinopya, hindi naman sinunod. Ang sinunod, yung tradisyon. Sabi nila, traditionally. Ayan, no? The Church of Jesus Christ, in Latter-day Saints, mga huling araw na mga banal,
kinikilala ang Sunday bilang araw ng pagsamba. Pero ang sabi nila, meron sila binanggit dito kanina, na ang sabi nila mga kapatid, na in these last days, doctrines and covenants, the Lord has explained another purpose of the Sabbath by keeping it holy in the way He has commanded us. Kita nyo mga kapatid, contradiction, kontra-kontra mga minamahal, inconsistent na aral. Ingat tayo dyan. No? Ingat tayo dyan mga kapatid. Pag nagparating na yan sila, tanungin nyo na, saan sa Book of Mormon ang Sunday day of worship? Ang Sunday New Sabbath na nakalagay? Wala. No? Tanungin nyo, anong itinuturo ng Book of Mormon? Sunday o Sabbath? Marami yan. No? May nakasulat dito mga kapatid. No? At dyan lamang po tayo. Tayo po proceed na sa atin pong closing prayer. Tayo po manalangin. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa tagumpay po ng aming paglilingkod sa mga oras na ito, na ipahayag namin ang katotohanan na ilantad po namin ang kasinungalingan upang hindi madaya, hindi ma-deceive ang mga taga-subaybay namin na nakapanood ng programang ito. Salamat po Diyos sapagkat nanatiling matibay ang mga katotohanang nakasulat sa inyong banal na aklat. Salamat po sapagkat inyong pinagkaloob sa amin, matuklasan namin ang mga bagay na ito. Lahat po ng aming pong mga kapatid, mga viewers sa mga oras na ito, anuman ang kanilang kahilingan o Diyos, inilalapit po namin, nagsusumamo po kami sa inyo. Kami po'y naglalambing bilang inyong mga anak. Pakinggan po ninyo ang kanilang mga dalangin. Pakinggan po ninyo ang kanilang mga daing dakilang Diyos. Ang pangunahan nawa ng banal na Espiritu'y maranahan at maranasan nila upang sila'y huwag sumuko at sila'y kakapit sa inyo po mga pangako. Patuloy din po namin inilalapit ang Kerubin family. Sila po'y nagluluksa ngayon, nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mahal na ina. Subalit, amin pong idinadalangin sa inyo, laksan po ninyo ang kanilang loob, patatagin po ninyo sila, panghawakan nila ang kanyang pong mga pangako, Ama, na sa kabila ng kamatayan, may pagkabuhay na maguli sa aming Panginoong Jesus. At sa kabila ng kalungkutan, mayroon walang hanggang kaligayahan. Ang mga programa po na inyong ginagamit para sa mga ministeryong nagdadala ng ebanghelyo, pagpalain nyo rin po dakilang Diyos. Ang inyong po mga lingkod na nagdadala ng ebanghelyo, pagpalain nyo rin po, ingatan ang mga kalusugan. Ano mang mga salita o Diyos na inyong pong hindi nagustuhan sa amin, ipagpatawad po ninyo kami, gawing karapat-dapat bilang inyong pong mga anak. Salamat po sa patuloy na patnubay ng banal na Espiritu, sapagkat amin po itong hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, mga minamahal namin na mga suking taga-subaybay, we are so thankful and we are so happy na kayo po ay nakasama namin. Thank you for watching our program. Thank you for being with us. Kayo nakasama namin sa isang oras at hindi makita ang oras dyan natin, ano? Doon sa haba, yan, okay lang. Sa amin pong pagtalakay mula kayo na hanggang sa mga oras na ito, we are so thankful mga minamahal. Salamat po sa inyong support, sa inyong prayers, sa inyong pong pag-share, sa inyong pong panunood, sa inyong pong mga naiambag sa ating programa. Okay? Salamat po ng marami sa inyong mga minamahal na mga kapatid. Sa pangalan po ng programang Gospel and Music Ministry, kasama ko po ang Ati Dan, nag-iisang technical. Ito po ang inyong abang lingkod, ang kapatid na Diomel Arsenal. No? Diomel Arsenal. No? Nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon managana sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po and good night mga kapatid. Nagtatanong ka din sa kaligtasan.